Thank God it's Friday. Welcome po sa atin pong online worship service. We are Eljor UAE, Lord Jesus, Our Redeemer Church, a community of 200 evangelical Christian churches all over the Philippines and abroad, committed to love God and lead people to Him. I know mga kapatid, all of us are so blessed sa atin pong napakagandang series entitled The Kingdom of God, wherein in this series, atin pong inaaral yung mga iba't ibang parables po ni Jesus Christ and how He relates these parables sa Kanya pong kingdom. And last week, our dear Pastor GV shared to us a wonderful message entitled, The Wheat and the Weeds. And this morning,
our dear Pastor Melo will share to us another encouraging message about the parable of the mustard seed and the leavened bread. And kapatid, if this is your first time to join us on our weekly service, I hope and pray na hindi lang ito yung una at huling pagkakataon na makasama ka namin. So kindly send us your name, your contact number, at kung saan ka pong area dito sa UAE. And I hope and pray na pag natapos po yung pandemic na ito, sama-sama po tayong magpupuri sa Panginoon. And before we start our worship service, let me just remind you na today is our first Friday of the month, so kindly prepare yung atin pong bread and wine dahil meron po tayong communion mamaya. So tayo po mga kapatid ay sama-sama pong manalangin as we start our service sa umaga ito. Let us pray. Heavenly Father, we thank you Lord God for this wonderful day. Salamat po Panginoon sa pagbibigay niyo sa amin Lord God ng bagong umaga, bagong kalakasan Lord God. And Lord, we thank you Father God as we start our day. Ikaw, Panginoon, ang una, Lord, sa agenda namin, Panginoon. Lord, sa mga oras na to, Father God, kami po'y humihingi ng tawad sa lahat ng amin pong mga nagawang pagkukulang sa iyo, pagkakamali, O God. Lord, cleanse us, O God. And as we sing, as we worship you today, Father God, Lord, i-ready mo po ang amin pong puso, Panginoon, na makatagpo ka, Lord, sa mga umaga ito, Lord. And we pray, Father God, as we sing songs of praise, Lord God, Lord, accept the praises of your people, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po ang napakataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, pumalakpak, umawit ng may kagalakan kasama po ang Dubai Team Worshippers.
Truly, by the blood of Jesus Christ, we have been set free. Thank you, Lord. And today is our first Friday of the month. And as we commemorate the sacrifice of Jesus Christ, I encourage you na handa po natin yung bread, yung wine sa atin pong breaking of the bread this morning. Let us get the bread. And as I read from 1 Corinthians chapter 11, verse 23, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Atin pong itaas ang bread. Let's pray. Lord, we thank you, Father God, for this bread, Lord God, that symbolizes, Lord, your body, Lord, na pinahirapan, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil, Lord, hindi ka umayaw, Father God, hindi mo tinalikuran, Lord, yung mandate sa iyo, Panginoon. But, Lord, we thank you, Father God, for the wonderful sacrifice, Lord, na ginawa mo para sa amin, O Diyos. We thank you, Lord God. We give you praise in Jesus' name. Amen. Atin pong kainin ng bread. Verse 25, "In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new cup of my covenant in my blood. Do this whenever you drink of it in remembrance of me.'" Let's raise the juice. Let us pray. Lord, we thank you, Father God, for this juice, Lord God, that symbolizes, Lord, your blood, Lord, that was shed on the cross, Lord God. Thank you, Father God, for the power of your blood, Lord God, that wash away all our sins, Lord God, and given us, Lord, the power, Lord, to overcome, Lord God, sin. And we thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Truly, we give you praise, O God, in Jesus' name. Amen. Atin pong inumin yung juice. "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Thank you, Lord God.
Thank you.
invite you to join me in receiving God's truth through the reading of His Word, believing that God works through it by instructing us, correcting us, and blessing us and refreshing our souls. For this week's scripture reading, please turn your Bible to Matthew 13, verses 31 to 35. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all your seeds, yet when it grows, it's the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into a large amount of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables. I will utter things hidden since the creation of the world. May God bless the reading of His holy word. Good morning, magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid, and welcome po sa ating Friday online worship. At alam ko po na ang bawat isa muli ay nagagalak, ano, may kagalakan sa puso ng muli tayo pong magkasama-sama upang papurihan, pasalamatan ng ating pong Panginoong Hesus Kristo. At alam ko rin po na ang bawat isa ay inaantabayanan ito pong series natin, ano, yung ating pong Kingdom of God series. At patuloy na excited na mapakinggan, ano, makumpleto yung ating pong mga series. Especially yung ating pong mga binabanggit about the parables of Jesus Christ. Ano? And muli, this is Lord Jesus, our Redeemer Church. We exist to love God and lead people to Him. And with that mission of this church, patuloy po na tunay po kami po ay nagagalak na maiasama namin kayo, no? Mailapit namin ang lahat po ng mga nakikinig dito, maging sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, upang kami po ay patuloy po namin na mailapit ang ating pong mga kababayan, ating mga kaibigan, maging ang ating pamilya para po sa ating pong Panginoong Hesus Kristo. Again, mga kapatid, balik tayo sa ating series, The Kingdom of God series. At alam ko po nung last week na pinag-usapan natin, ano, na yan po ay hinatid sa atin ng ating pong butihing Pastor GV about the parable of the wheat and the weeds. At kung iisipin po natin, mga kapatid, ano, ako po ay tunay na excited dito po sa parables, ano, kasi para akong nanonood ng pelikula na parang gusto kong maunawaan, gusto kong maintindihan ano ba yung ibig sabihin, yung sinasabi dito sa parable na ito, no? Just like yung kapag ka nanonood ka ng pelikula na meron kang gustong pinanonood mo na gusto mo ma-solve, ano, yung mga mystery, ika nga, nung pelikula. And the same as the parables of Jesus Christ, dahil ganito po mangusap ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. At again, the parable of the wheat and the weeds na sinabi po na binanggit po ng ating Pastor GV last week, pinag-aralan natin last week, ano? At talagang tayo po bilang isang mananampalataya, talaga pong ang purpose natin dito is patuloy po nating ipamalas
sa tao na tayo po ay tunay na minahal ng ating Panginoong Hesukristo at tayo man din po ay magmahal sa ating pong kapwa. Kahit ba sabihin na natin na kahalubilo natin eh yung hindi mananampalataya or kahalubilo natin, sabihin na natin, yan nga, yung mga unbelievers at talagang sometimes na patuloy po na nagbibigay sa atin ng temptation, ano? Yung mga nakapaligid sa iyo na talagang yung patience, tinetest yung pasensya mo. Pero kung iisipin po natin, ano, bago po sinabi ng Panginoon itong mga parables na ito, nagsimula po muna siya sa parable of the sower. Kung titignan po, babalikan po natin yung Matthew. Matthew chapter 13, ano? So, yan po, dyan po nagsimula ang Panginoon at sinabi niya about yung three types of soil, ano? Yung tatlong ano na pinagtaniman itong manghahasik. Una, yung sa mga sa rocky places. Ikalawa is yung doon sa mga with thorns, with torn places. At ikatlo, doon sa good soil. So, alam naman po natin, siguro, kung mabalikan natin sa mga susunod, I know that we are not that have much time para i-explain po itong parable of the sower, pero alam ko po na dati nabanggit na natin ito, and if you want to read this, ano, napakaganda rin po nitong parable of the sower. Kaya po sinundan yan ng ating pong Panginoon about the parable of the wheat and the weeds, yung parable nung sa palay at saka yung sa damo, ano? And ngayon po sa ating pong second talk, sa ating pong Kingdom of God, pag-uusapan po natin about the parable of the mustard seed and the yeast. And I created a second subtitle for this, Greatness from Small Beginnings. Pero bago po natin simulan yan, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat pong muli sa umagang ito, O Diyos. Salamat, O Lord, sa panibagong buhay, panibagong lakas, O Lord God, and maging sa panibagong pag-asa, Panginoon. And thank you once again, O Lord God, na muli po kami ay pinagtipon-tipon mo sa umagang ito, O Lord, na kami po ay makapagpasalamat sa iyo, Lord God, at patuloy na papurihan ang iyong pangalan. Lord, salamat din po, Panginoon, sa salita na iyo pong ibabahagi ngayong umagang ito. And may you continue to use me, O Lord God, as a channel of blessing, O Lord God. At patuloy, Lord, na ang mga salita mo ay akin pong maibahagi. At patuloy, Lord God, na ang mga salitang ito, Lord, ay patuloy po na kumilos sa aming mga puso. At amin pong mai-share, Lord, sa amin pong pamumuhay, sa aming personal na pamumuhay. Lord, salamat po at patuloy, Lord, na ikaw po ang amin pong maitaas sa amin pong kalagitnaan sa umagang ito. And patuloy, Lord God, na sa bawat isa na makikinig, manonood, Lord, ng gawain na ito, Lord God, at patuloy, Lord God, na pagpalain mo po ang bawat isa. Lord, salamat po, and once again, sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen and Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Samahan niyo po ako. Basahin po natin yung ating text sa Matthew chapter 13, verse 31 to 35. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Verse 33, he told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Jesus spoke all these things to the crowd in parables. He did not say anything to them without using a parable. So was fulfilled what was spoken through the prophet. I will open my mouth in parables.
I will utter things hidden since the creation of the world. Purihin po ang Panginoon. Kung titignan po natin, babalikan natin dito, no? Sabi nga niya, no? Jesus, he told them another parable. Kasi yung unang parable na pinag-aralan natin is about the parable of the weeds, ano? Yung palay at saka nung damo. Ngayon, pag-usapan natin is about the parable of the mustard seed and the yeast. Kung titignan po natin, mga kapatid, kung makikita po ninyo, kung gaano kaliit itong mustard seed at saka yung pong magiging outcome niya na bilang isang puno. Again, sabi nga po natin, ano, yung ating pong pinag-aralan, nabanggit din po na ating Panginoon, ng ating pong pastor, that the kingdom of God is called, or the kingdom of heaven. So, sa mga Kristiyano, it's a spiritual realm, no? Over which God reigns, na meron pong nag-rule. Kaya po pag sinabing kingdom, there is a king, at there is a, kumbaga yung pinag-rulean, ano? Meron siyang, tawag dito, and the king reigns, at yan po ang walang iba kung hindi ang ating pong Panginoon, ano? And again, it is the fulfillment on earth of God's will. Kung ano yung pong will ng Panginoon sa buhay, sa sangkatauhan. Ito po ang ibig sabihin ng kingdom of God and the kingdom of heaven. And last week, also we learned that, again, yes, the kingdom of God is in our hearts sa atin po ngayon, sa ating generation. Pero titingnan natin kung paano natin maisa-isa ito pong kingdom of God na pinag-aaralan natin, especially from small beginning. Just like this, mustard seed, ano? Sabi po dito sa akin pong na-research, ang size po nitong mustard seed na to is about 1 to 2 millimeter in diameter. Kung titingnan mo po sa iyo pong ruler, kung gaano kaliit yung 1 millimeter to 2 millimeter, eh para pong sinlaki lang ng ulo, nung pin, ano? Nung aspile. So yan po, ganyan lang po kalaki yan pong mustard seed. Pero kapag yan po ay na-develop into a tree, it will develop 20 feet. Kika nga, no? Dalawang pumpie. Kung sa Tagalog, yung lapad niya, yung diameter niya, at saka yung kanyang taas. Kung di ano naman natin sa metric, 20 feet, around 6 meters. Imagine nyo po na ganun kalaki. Ang 6 meters po is almost dalawang palapag ng bahay, ano? Kung meron kang first floor, meron kang second floor, yan po, almost 6 meters yan, ano? Of course, hindi kasama yung bubong, ano? But again, ganito po kalaki ito pong mustard tree na magiging, kung mapapansin nyo po dyan sa ating pong image, eh ganyan po kalaki ang magiging outcome nitong ganto kaliit lang na seed. Again, let us look at this truth, no? A kingdom like a seed. So, tignan nga natin, no? Ito pong seed na ito, gaya nga po ng nabanggit natin, ano? Itong seed na ito will grow into a, dapat po eh, yung seed na yan, ano? Eh, talagang inaalagaan na para ito pong mga birds of the air will rest, ano? Para yung mga ibon eh talagang nakakapanirahan diyan sa ano, no, sa puno na yan. At ang nagtanim po niyan ay walang iba kung hindi po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Yan pong seed na yan na itinanim ng God, tinanim ng Panginoon sa iyong puso. Pero bago diyan, mag-backtrack tayo. Sino ba itong seed na ito? Tingnan po natin sa Galatians chapter 3, verse 16, mga kapatid. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. Kaya ito pong seed na ito ay walang iba
kung hindi po ang atin pong Panginoong Hesukristo. Pero paano yun? Bakit kailangan ang Panginoong Hesukristo ay maging isang binhi o isang buto na pwedeng itanim? Tingnan po natin, mga kapatid. Again, but when the tingnan po natin sa Galatians chapter 4 verse 14. But when the set time had fully come, God sent his son born of a woman, born under the law. Sinasabi po dito, pag dumating na yung takdang araw, isisilang ito pong anak ng Diyos at ito po ay isisilang ng isang birhen, ano? Born, pinanganak under the law. Sabihin na we are, ito po ay pinanganak ng, lahat naman tayo is born under the law, no? Na talagang lahat tayo ay makasalanan. Pero kung titignan po natin, talagang ito po, dumating yung time, kasi nga, alam naman natin ang ano ng mundo, no? Na ang tao ay nagkaroon ng ultimate sin nung ang ating pong ninuno ay nagkaroon ng yung kanilang disobedience sa God, ano? At doon natin na inherit ang lahat ng kasalanan ng tao. That's why sabi po dito, but when the set time had fully come, at pag dumating na yung time na yan, isisilang yung talagang itong seed na ito para ito ang magligtas ng sangkatauhan. So, napipicture out yun na po ba, mga kapatid? The same thing, ang Panginoong Hesukristo po bilang seed, na siya po ay pumunta rito sa mundo upang magtanim din po ng binhi sa puso ng bawat isang tao. Tingnan po natin ito, mga kapatid. This is an apple. Sa isa pong mansanas, kung mapapansin niyo po, napakaganda ng picture, no, nung mansanas. Tatanungin ko po kayo, ilan po bang buto ang meron sa isang mansanas? So kung titingnan natin, ano? Oo nga, no, kumakain ako ng mansanas, ilan ba yung buto ng mansanas? If you're going to cut an apple cross section, makikita mo po na mayroong 5 buto ang isang mansanas. So isang mansanas, 5 po ang buto niyan, ano? So sa isang buto, sa isang mansanas, ilang puno po ba ang ating pong mapapatubo? So kung meron kang 5 buto, meron kang 5 puno. Sabi po doon, ano, sa akin na research, an apple bears a fruit 4 to 5 years. So namumunga po ang mansanas 4 hanggang 5 taon. So medyo matagal, ano? So pero mga kapatid, tingnan po natin kung paano at gaano mamunga ang mansanas. So kung meron siyang 5 buto, meron siyang 5 puno, at ang apple po, ang isang puno ng mansanas ay namumunga ng 200 to 300 apples per tree. So ganyan po ang bunga ng mansanas, kaya ng puno ng mansanas. Kung makikita nyo, ang puno na yan ay hitik na hitik. So sa isang puno ng mansanas, it's around 200 to 300 apples. Kung titignan po natin, ano, sa 5 buto ng mansanas, sa 5 na yan, i-multiply mo yung 300 apples, so 1,500 apples will produce on 5 trees. So napakarami pong mansanas ang mapuproduce ng isang mansanas lang, ano. So again, mga kapatid, nung time po ng ating Panginoon, ano, hindi ang Panginoon po ay syempre nung siya po ay napunta rito sa mundo, nag-iisa lamang po ang Lord, ano. And nung time kanyang ministry ay 12 disciple yung kanya lang na kanyang kinuha, ano. But again, kung mapapansin po natin ngayon, until now, the Christians now all over the world ay talagang makikita natin at talagang it keeps on growing at patuloy na lumalago ang mga Kristiyano. That's why, alam niyo po, this is the ito po yung ating ano, ito po yung ating purpose dito po sa mundo. Tingnan po natin yung pangalawang tools. The birds take advantage and benefits
from the kingdom of God. Basahin po natin ito. Itong birds na to na nagtitake ng advantage at talagang kumukuha ng mga benepisyo dito po sa kingdom na to. Kasi kung titingnan po natin doon sa ating binasa, no, na sa isang small na seed, nagkaroon ng puno at itong puno na ito ay lumago at yung mga birds ay talagang pinagpupugaran nila itong mga branches, itong puno na ito at talagang doon sila kumukuha ng kanilang kakainin, ano, kanilang makakain. That's why the birds take advantage and benefits from the kingdom of God. Sino ba itong mga birds na ito? Pero bago dyan, tignan po muna natin ito, mga kapatid. Sabi sa John 15, verse 1 to 5, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. So, sinasabi po ng Panginoon dito that he is the Father is the gardener. Kung titingnan po natin, ano, the Father is the gardener and he sows seed. At yung seed na yon ay ang Panginoong Hesukristo na itinanim ng God the Father dito po sa mundo. Yung seed na yon na sinasabi po sa binasa natin kanina sa Genesis, ano? At ang seed na yon ay ang Panginoong Hesukristo at nung tumubo ang Panginoong Hesukristo, he is now the vine. Yan. Ang Panginoon po ay vine. So sabi niya po dito, he cuts off every branch in the bear that bears no fruit. Kinakat daw po yung mga branches na hindi namumunga. While every branch that does not bear fruit, that does bear fruit, he prunes so that it will be even fruitful. So sabihin, yung mga branches na patuloy na namumunga ay pinuprune ng gardener, ano, para po ito ay lalong ano ba itong mga yung pruning, kasi po sa gardening, ano, pinuprune, medyo kinakat po ng konti yung sanga at para lalong tumubo. I remember sa amin po yung halaman po namin na yung nagvine na halaman, meron po kami philodendron na I forgot the name. Na kapag po pinutol mo yung humahabang halaman na yun, pag pinutol mo siya at itinanim mo uli siya doon sa ibabaw, patuloy pong lalong humahaba, lalong dumadami yung halaman, ano? And that's the same thing dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, ano, about the pruning. And sometimes, ito pong pruning na to, sinasabi po ng Panginoon ito, ang pagpuprune po is, ito po yung mga temptation, yung mga pagsubok, trials in life sa buhay natin, ano? Yung pruning na ito. The Lord allows this testing and trials in life sa buhay natin para po tayo ay lalong mag-grow, para po tayo ay lalong lumago at mag-bear at patuloy na mamunga. Tingnan po natin to. Sa John chapter 15, sa verse 4, sabi po ng Panginoon, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Napakaganda po na sinabi ng Panginoon dito, no? Talagang sinasabi niya that we are the branches. Tayo po yung mga sanga na kung patuloy po tayo na nakakabit dito po sa vine, patuloy po tayo na mag-grow, patuloy tayo na magbe-bear ng more fruits, ano? Patuloy tayo na, kaya nga po sa atin, ano, we are, sabi nga po ng Panginoon, sabi nga po ng ni Pastor GV last week, ano, we are destined to grow sa ating pong first talk, ano, sabi ni Pastor GV, we are destined to grow as long as we are abiding
through Christ, patuloy tayong nakumapit sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ito po yung sinasabi ng Panginoon. Pero, Pastor, sino naman yung birds? Bakit mayroong birds dun sa parable na yun? Ang mga birds po, ito po yung mga nation, mga kapatid, ano, na patuloy po na nagtitake ng benefits dito po sa tree sa atin. Ano? At itong mga nation ito, ito po yung mga iba-ibang klase ng nasyon, iba-ibang klase ng tao na nakakahalubi at patuloy na nakakasalamuha natin. At alam niyo po ang benefits nila. The more fruits that we are developing, ay patuloy po natin itong naisishare sa kanila. Like for example, ang isang mananampalataya. Kapag ikaw nakikitaan ng prutas, ano nga ba yung prutas? Nabanggit ni Pastor G about yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. So, napakaraming fruit na nasa iyo, no? Kung ito ay makikita sa iyo at maiimpluwensyahan mo yung mga kasama mo, yun po yung benepisyo na yun, na sila man din ay mai-influence doon sa fruit na meron ka. So, kung ikaw po ay pasensyosong tao at talagang makikita nila sa iyan, eh sila man din po, mga kapatid, ito yung benefits na makukuha nila sa iyo. So, again, this is the parable of the mustard seeds. And the last truth is the ultimate fulfillment is yet to come. So, Pastor, ang tanong namin, nandito na ba talaga yung kingdom of God? Again, yung pong sinabi natin, ano? Yes, the kingdom of God is in our hearts, lalo na po ang Panginoong Hesukristo. So, siya po yung nasa sa puso natin. Pero yung fulfillment of this, yung will ng Panginoon is still yet to come. Ano ba yung fulfillment? Ano ba yung nais ng Panginoon? Ang nais na po ng Panginoon na ang lahat po ng tao sa sangkatauhan dito sa mundo ay makakilala sa ating pong Panginoong Hesukristo. Lahat daw po ay dapat na makarinig ng mabuting balita. Dahil sabi nga, no, kung ang mabuting balita na ito ay hindi mo maipararating sa lahat po ng dako o sa lahat ng sulok ng mundo, there is an excuse. Ika nga, no? Kung sasabihin nila, ay hindi ko napakinggan yan, hindi ko alam yan. Pero kung ang salita po ng Diyos ay napakinggan na sa lahat ng sulok, lahat ng tao ay nakapakinig na, that's the time the Lord will come, no? At talagang yun na po yung judgment ng ating pong Panginoon, na wala kang excuse para sabihin mo na hindi mo narinig ang salita ng Diyos. Again, sa atin po bilang isang mananampalataya, sabi po dito, irrigate and fertilize those little seeds that Jesus planted in you. So, dapat mo po na alagaan, idiligan ang iyo pong ang seed na itinanim sa iyo ng ating pong Panginoon. Dahil gaya nga po yung nabanggit natin kanina, no? Yung sinabi ni Pastor GB, that we are destined to grow, na dapat tayo po ay mag-mature bilang isang mananampalataya, bilang isang tagasunod ng ating pong Panginoong Hesukristo, upang tayo ay patuloy na mabunga. At magagawa lamang po natin yan, again, if we abide in Christ. So, praise God, purihin po ang Panginoon, pero ang tanong eh, paano ba yun, Lord? Paano ba natin gagawin? Paano ba namin magagawa? Again, by familiarizing the Word of God. Dapat mapamiliarize mo yung salita ng Diyos, maipamuhay mo at masunod mo kung ano po yung sinasabi ng Panginoon sa kanya pong aklat ng buhay, sa Bible, sa Biblia, no? At from that, you will become equipped at talagang magiging yung mga decision, you're going to make a smart decision. And then, after all, sabi nga, no, great things develop from small beginning. So, yung talagang magandang bagay ay talagang nagsisimula sa isang maliit lang na mapsimula, gaya nga po ng parable of the mustard seed. Again, God told another parable. He told them still another parable, which is the kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked
all through the dough. So, ano ba itong yeast? Ano ba itong pampaalsa? So, ito po, kung nagbe-bake po tayo ng tinapay, ano, kung titignan po ninyo ang tinapay, hinahaluan po ng yeast para po hinahalo siya sa dough at yung isang para yung maliit na portion ng dough ay will produce na maraming ano no maraming tinapay. And again, let us look at this truths about the leaven. What is this leaven? How it works? Tingnan po natin. Leaven works inwardly. Sabi nga po, from the heart flows the issues of life, builds character. Na nagsisimula yan, kumbaga sa puso, dumadalo. At kung ano po yung nasa sa puso mo, yun po yung nakikita sa iyong pong panlabas na, sa iyong pong, ano, no, yung aksyon. And let us read this, sabi nga po sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, talagang nanggagaling sa puso. Kumbaga, yung passion mo, ano ba yung passion mo? Yan yung makikita sa'yo, no? And then, just like yeast, ano? Kung paano itong yeast ay gumalaw sa isang bread, eh, it's the same thing. God first changes the heart. Ang Diyos po ay patuloy na binabago ang iyong pong puso so that internal change has external manifestation. So habang binabago ng Diyos ang iyong puso, eh patuloy na itong puso, itong pagbabago ng iyong puso ay magma-manifest sa iyo, makikita sa iyo, no? So we see the same internal effect of how the gospel influence culture from within. Kung titignan po natin, tayo ay dati pong hindi mananampalataya, ano? Alam natin yung mga dating gawi natin na alam natin na ako, I remember kapag po yung mahal na araw I love to do bisita iglesia, no? And I keep on telling my friends dati, no, yung mga kaibigan ko po lalo na po sa Tondo, inaaya nila ako, no? Ang tawag nila kasi during that time sa bisita iglesia is bisita mama. yung barkada ko po nung nasa Tondo ako, aayain ako. Sasabihin niya sa akin, Long, tara, bisita mama tayo. At alam niyo po ba kung ano yung bisita mama? It's the time na bisita iglesia, pero sa pagbibisita iglesia mo, eh, hindi talaga yung purpose mo para to alam mo yon yung religious purposes. Kung hindi, ang purpose namin noon is yung habang naglalakad ka, eh, may mga magagandang babae na naglalakad din, eh, makikipagkilala ka. Ganyan po ang trabaho namin. Oh, bisita mama, kung tawagin ng barkada ko. But I know, ngayon, ano, alam na natin, nakita na natin yung difference natin, yung ating kaugalian before, now, ngayon na tayo po ay nakakilala po sa Panginoon Jesucristo. Na talagang ang laki ng difference, ano? And again, ito po yung sinasabi sa atin that just like the yeast, ano, it works inside. Patuloy na ito po ay kumikilos sa ating puso at patuloy na sa pag-aaral natin gaya ngayon, ano, patuloy natin pag-aaral ng salita ng Diyos ay patuloy po natin na naiintindihan kung ano po talaga yung ating pinag-aaralan. Naiintindihan natin kung ano ba at bakit tayo naririto sa mundong ito. I know marami sa atin knows the purpose of his life of sa kanilang buhay, no, kung bakit sila nandito sa mundong ito. And again, for that purpose, sabi po dito, leaven must make contact. Dapat itong yeast ay talagang kailangan mag-contact siya doon sa dough. Dahil sabi ko nga po, no, itong napakaliit lang na portion ng yeast, ng leaven na ito, pag hinalo mo sa dough, it will expand, ano? At talagang makakapag-produce ng mas maraming tinapay. Let us see this verse, John chapter 13, verse 34. Sabi, a new command I give you. Love one another as I have loved you. So must love
So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So sa atin, sa gaya nga po na pag-aralan natin last week, bilang isang mananampalataya, dapat maipakita natin ang ating pong pagmamahal sa ating pong kapwa. At napag-aralan din natin na yung pagmamahal is without, walang kinikilingan, walang tinitignan. Dapat ang pagmamahal natin ay pantay-pantay. At sabi po ng Panginoon, if we love one another, sabi dito, by this everyone will know that you are my disciple. Pero kailangan po natin makipag-contact sa kanila, makipag-meet sa kanila. Kasi yung iba, pag sinabing Christians, ayokong sumama dyan kasi hindi magaganda yung mga ginagawa niyan. Ayokong makihalubilo dyan kasi ganito, ganyan. Hindi naman po natin sila dapat iwan. Hindi natin sila dapat talikuran. Pagkos, kailangan po tayo makipag-contact sa kanila for us to influence them. Hindi po yung dapat ikaw ang ma-influensyahan. Dapat ikaw ang maka-influensya sa kanya na mali yung kanyang ginagawa at maipakita mo sa kanya yung iyo pong buhay. Kasi sa atin, mas magandang matawag na, yan, Christian yan, kaysa matawag na, yan ba yung Christian? So, sa atin po, nagmamanifest ito pong mga bagay na ito. And for us, kasi po, sabi nga, dito sa mundo, dito sa atin, sa ginagalawan natin, marami pa po ang unbelievers, marami pang non-Christian. Patuloy po silang magiging non-Christian kung hindi po tayo makikipag-contact sa kanila. Kaya yan po yung isang purpose natin. Just like a yeast, na kapag ka po yan ay kumilos, mas maraming mas maraming bread. And sa atin man din, bilang isang mananampalataya, kapag tayo po ay kumilos at patuloy na ma-share yung ating buhay, yung paano tayo binago ng Panginoon, at sino yung talagang nagbago sa atin, yan po yung ating purpose dito po sa mundo. And lastly, mga kapatid, live and works persistently. Kaya po nang nabanggit natin, ito pong live-in talaga is patuloy, persistent siya na kumikilos, overnight, ika nga. Sabi nga, pag hinalo mo itong yeast, hinalo mo itong live-in na ito, dito sa dough, overnight, iiwan po yan overnight para po kumilos ng husto yung yeast, para umalsa. Kung mapapansin niyo po, ayan, yung ating image, yan po yung minasang na tinapay na may halong yeast. At kung titignan nyo, ang ay halos hanggang diyan lang yung bread, pero overnight umaalsa po yan dahil kumikilos ito pong yeast. So just like us, sabi nga doon, Jesus uses living in this parable as a symbol of the moral influence of Christians should have. Dapat ganito po yung ating pong character. We are to influence the world to become Christ-like. Dapat po ma-impluensyahan natin sila. Pero pastor, ang hirap ata kasi parang ang daming temptation, ang daming persecution, ang daming, gaya nga po din na nabanggit natin at napatuloy natin nababanggit sa ating pong mga usapin, sa ating pong pag-aaral, hindi po tayo exempted sa ganitong mga persecution, sa ganitong trials and testing. Dahil kahit nung unang time na panahon pa ng mga disciples, yung mas matindi yung kanilang persecution. Sabi nga, pinapakain sa leon, merong binabalata ng buhay. Kung babasahin nyo po, during the time of Nero, kung paano niya i-persecute ang mga Christians that time, talagang... ang hirap, meron pang pinakukuluan sa kumukulong mantika. So, compared to the persecutions we have during the time of the Christians or from the early Christians, talagang hindi po ganun katindi yung persecution natin ngayon for us to share the gospel, for us to share the good news. So sa atin, ang persecution mo lang, sasabihin sa iyo, ayoko yan, hindi... ayoko sumama diyan kasi maraming bawal, or Christian pero di ko alam kung anong yung judgment,
So, yan yung mga persecution. And another persecution sa atin ngayon is minsan hindi ka makakilos dahil meron kang problema, meron mga dumadating sa iyong pagsubok, yung iba pagsubok sa relationship sa buhay, pagsubok sa finances. So maraming persecution, maraming trials. Paano ka mag-move on kung ganitong maraming pagsubok? Pero alam niyo mga kapatid, ano, same thing as Jesus during his ministry here on earth. Patuloy din po siya, nakatanggap din po siya ng mga persecution. At sabi nga ng Lord, yes, patuloy natin sinasabi, sabi ng Panginoon Jesucristo, in this world, you have a lot of troubles. Maraming pagsubok, but take heart, I already overcome the world. With this promise of the Lord for us to abide in Him at patuloy tayo mag-abide sa Kanya, mga kapatid, for sure, we are truly victorious. Patuloy po tayo magiging tagumpay sa kung ano po ang pinagagawa ng ating pong Panginoong Jesucristo. And just for the verse, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Ang Panginoon po ang patuloy na nagpapalakas sa atin. Dahil sabi nga, yes, we are restless. Tayo po ay wala na tayong kapahingahan. Pagod sa dito sa mundo nito, sa trabaho, sa ano. So, pagsubok. But patuloy lamang po natin ipagkaloob o pagkatiwala yung ating buhay sa ating pong Panginoong Jesucristo. And it will grow. Yung pong maliit na bagay na yan, na talagang nasa sa atin, kapag po na-share natin itong bagay na ito sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay, truly mga kapatid, it's just like a networking. Sabi nga, no? Ang Panginoon ang nag-originate ng networking. Kailangan ma-share natin ito pong mabuting balita ng ating pong Panginoon. Gaya nga po sa ating pong huling verse, dito po sa Zechariah chapter 4, do not despise this small thing, small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. So nagagalak po. Natutuwa po ang Panginoon kapag nakikita niya yung kanya pong mga anak na patuloy po na sumusunod sa kanya pong pinagagawa. No? Patuloy na, yes, the gistart. Hindi yung antagal ng Christian, pero parang still baby Christian pa rin. We need to grow, mga kapatid. And it is a reminder, once again, sa ating lahat bilang isang mananampalataya, we need to influence others. Kasi paano mo maiimpluwensyahan ang iba kung ikaw mismo hindi pa rin nag-grow. So praise God, alam ko po na ang salitang ito ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan, patuloy na nagre-remind sa atin for us to abide in Christ, for us to share the good news. After all, ito po yung ating mission, to love God and leading people to Him. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po once again, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyo pong mga salita na patuloy, Lord, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Patuloy, Lord, na nagre-remind sa amin that our purpose here on earth, O Lord God, is to share your good news, O Lord God. For us to influence others, O Lord God. For us to contact with others, Lord God, upang kami po, Panginoon, bilang iyo po mga anak, makita na kami po ay tunay na sumusunod, kami po ay tunay na tagasunod mo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na apart from you, Lord God, we can do nothing. That's why, O Lord God, by your grace, O Lord God, sa iyo pong grasya, Panginoon, we know patuloy po namin magagampanan at patuloy namin mapaglalabanan ang lahat po, Lord, ng pagsubok dito sa mundong ito habang kami po, Lord God, ay patuloy na lumalakad sa iyo pong kagustuhan. Lord, maraming salamat po. May you continue to use us, O Lord, mightily, Father God. Lahat po kami, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na magamit mo, Panginoon, to spread your good news and to share and to spread your kingdom, O Lord God, dito po sa sangkatauhan. Lord, maraming salamat po. At patuloy, Lord God, continue to bless each and every one of us, Lord, maging sa lahat po na nakikinig at nanonood saan man dako ng mundo. Lord God, maraming salamat po. May you be glorified in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa atin lahat, mga kapatid. Thank you.
For our tithes and offerings, please join me in reading Matthew 30 and 32, which says, "Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of the garden and plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in the branches." Mga kapatid, the mustard seeds is the quite small, but it grows into a large shrub, up to 10 feet in height. In the same way, the gospel seems insignificant at first, especially when we shared it with other person at the time. But as time goes by, it has an innermost impact on changing the world. That is why it is so important to support the cause of the gospel through our financial resources, because the world is very big and there are more soil to conquer. Our financial gifts will help reach more, so as we invest in the kingdom, remember that it will surely result in the fruitfulness, as it is in God that will make it grow. Our part is to faithfully plant the seeds in good soil. And we praise God because we have an opportunity to plant today through our giving at may iba't ibang mga paraan para tayo makapagbigay. Meron tayong on-site giving, may pick-up collections at online banking. So may I encourage you to please contact your local finance coordinator for more details or on how to give. Or you could also send us direct message to our official FB page. Just search Eljor UAE at Facebook. At para naman po sa inyong mga prayer requests, please click the prayer request link on the description below, or you can also scan the QR code on your screen. Rest assured, our intercessory team will pray for them this week. May I now invite everyone to join me as I pray for you and as I pray for our giving. Thank you, Father, for your source of everything that we have. Your generosity overflows to us. Everything we have is a gift from you. Thank you for giving us the ability to produce wealth. May you continue to give us the desires to be a channel of blessings to other people, as you have called us to be. As we bring us offering to you, we give back to you from the abundant blessing you have given us. May our gift be acceptable and will be used for the advancement of your kingdom. We also lift up to you our companies. May you continue to prosper and bless them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Brethren, let us give to the Lord with a cheerful heart. As we intercede for our country, the Philippines, and our church community, let us come before the Lord in faith, knowing that He listens and He is able to answer us in His power and grace. Let us pray. Hallelujah, Lord, You are worthy to be praised. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba sa inyo. Truly, Lord, that we are nothing without You in our lives. Isa po kaming napakaruming basahan sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan na nagawa. Patuloy mo, Panginoon, iparanas sa amin ang pagpapatawad at pagmamahal mo, Panginoon. Salamat muli sa privilege na binigay mo sa araw na ito upang makapagpuri, makapakinig ng salita mo at makapanalangin. Sa mga oras na ito, Panginoon, alam mo ang kahilingan ng aming mga puso. Yes, Lord, una po sa lahat, pinapanalangin po namin ang aming bayang Pilipinas. Alam po namin na walang distansya ang panalangin, kaya hindi po kami nagsasawa ilapit sa iyo ang aming bansa. Patuloy na pangunahan mo ang bawat isa. Sa bawat pamilya, Panginoon, alam mo ang sitwasyong mayroon sila ngayon. Patuloy na tulungan mo sila, Panginoon. Palagi mong ilagay sa mga puso nila ang magtiwala at itiwala sa iyo ang lahat-lahat. Patuloy din na gabayan mo ang bawat isa at i-provide lahat ng pangangailangan po nila. Sa mga nakakaranas ng sakit o kaya'y nasa banig ng karamdaman, Panginoon, let your healing power be upon them. Iparanas mo, O Diyos, ang makapangyarihan mong kamay sa kanilang buhay. Salamat, Lord, salamat.
Patuloy din, Panginoon, pangunahan mo ang aming leaders that give them wisdom and knowledge para matugunan ang needs ng aming bansa. Declaring blessing and favor sa aming bayang Pilipinas in Jesus' name. Hallelujah, Lord. And also to our families, Lord, patuloy na gabayan mo po sila. Salamat po, Panginoon, salamat. We are praying also sa bansang ito, ang UAE, kung saan narito po kami. Panginoon, patuloy na pangunahan mo ang bansang ito. Salamat sa opportunity, Lord, para makapagtrabaho sa bansang ito. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, maging ang lahat ng leaders dito, Lord. Declaring more blessing and favor, Lord, in Jesus' name. Protection be upon your people, Lord. We never know, Lord, kung kailan matatapos ang pandemyang ito. But one thing we know, you are with us, Lord. Alam naming hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We are praying also, Lord, ang aming iglesia, ang Elder Church, O Lord God. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, maging ang aming mga pastors, Lord, leaders, workers, at lahat po ng members. Ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa buhay po namin. Gamitin mo kami as salt and light sa bansang ito, maging sa mga taong nakakasalamuhan namin everyday, Lord. Gamitin mo kami as instrument, Lord, para makakilala ang mga taong wala pang Kristo sa kanilang buhay. Holy Spirit, continue move within us. Give us the courage, Lord, to share your goodness, Panginoon, sa buhay po namin. Thank you, Lord, for everything you've done, Lord God, at sa gagawin mo pa po, Panginoon, sa buhay namin. Thank you, Lord, for the answered prayer, claiming your word, Lord, na anuman ang aming hilingin sa panalangin ay amin na itong matatanggap. Salamat po, Panginoon, salamat. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa inyo, Panginoon. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Ate Lenny, for that wonderful prayer. At before we end, mga kapatid, I just want to acknowledge po yung mga kapatiran natin ginamit ng Panginoon sa umagang ito. Ate Ayoni, thank you for that wonderful song. Kay Ate Cheryl for the offertory. Kay Ate Maricar for the scripture reading. A powerful praise and worship sa atin pong Dubai team worshiper. And for our dear Pastor Melo, salamat po sa napaka-encouraging message. Tunay nga mga kapatid that the mustard seed, gaano man siya kaliit, pero pag siya po ay naitanim, it becomes a great tree na kung saan ang dami pong pwedeng sumilong doon, mga ibon, mga hayop. No? They take refuge on that great tree. Ganun din po ang kingdom ng Panginoon. No? Kahit na maliit, although it starts small, pero eventually it will become a big impact sa buhay po ng bawat isa. At ganun din sa na-share ni Pastor Melo about the living bread sa yeast. No? Napakaliit na portion lang po ang kailangan natin, but it affects the whole dough. Yung buong tinapay ay umaalsa. Ganun din po, tayo po ang bilang Kristiyano, we have a calling na maging influencers po ng mundong ito. No? Imbis na tayo po yung nai-impluensyahan, tayo po yung dapat yung nag-iimpluensya sa mga kapatiran po natin. I do not know where the Lord has placed you right now. Maybe sa pamilya mo, sa trabaho mo, mga ka-office mate mo. No? Alam niyo mga kapatid, mawala ka man dyan, tatakbo pa rin yan eh. Pero pag ikaw ay nakapag-share ng Word of God, na-impart mo si Kristo diyan sa workplace mo, sa pamilya mo, sa una kala mo wala lang, pero later on it will give great impact sa kanilang buhay. Yun yung tinatawag na legacy, mga kapatid. And I hope and pray, mga kapatid, all throughout this week, no, sa atin pong pang-araw-araw buhay Kristiyano, ay yung atin pong natututunan sa atin pong mga weekly service ay mai-apply at makita po sa ating buhay.
Kaya mga kapatid, I declare blessing and protection sa buhay ng bawat isa. And I hope and pray na patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen ba? Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Dakilan Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Lord, sa napakaganda pong mensahe na napakinggan po namin. Lord, we pray, Father God, just like the mustard seed, Lord God, na tinanim mo sa buhay namin, O Diyos. Lord, ito po ay lumago, Lord God, magkaroon ng malaking impact, Father God, hindi lamang sa buhay namin, O Diyos. Bagkus, Lord God, sa buhay din po ng mga taong nakakasalamuha namin. At Lord, katulad, Lord, ng yeast, ng leavened bread, O God. Lord, dalangin namin, Father God, na kami po ay maging agents of change, O God. Maging influencers, Lord God, sa mundong ito, Father God. Na kami, Father God, sa bawat tao na nakakasalamuha namin, Lord, napapakilala ka namin sa buhay nila. Na isi-share namin yung kabutihan mo. At somehow, Lord God, we bring impact to their lives, Lord. Lord, use us mightily for your glory. At Lord, anuman, Lord, yung mga kailangan mo pang ayusin sa buhay namin. Just like how you transformed, how you influenced, Lord, the bread with the small yeast. Ganun din po ang gawin mo sa buhay namin, Father God. Change us, Lord, from inside to out, Lord God. Salamat po, Lord God. And Lord, I just want to declare blessing, protection, more of your grace, Lord, sa mga kapatid ko, Lord God, na nakikinig ng online service na ito, Lord God. Lord, anuman ang kanilang mga sitwasyon ngayon, Lord God, katagpuin mo po sila, Father God. Touch them right now. And Lord, I hope and pray, Father God, that all throughout this week, Lord, matuloy ka namin makasama, Lord God. We thank you, Lord. We give you praise. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, if you are blessed sa atin pong message this morning, kindly share, kindly send to your loved ones yung online worship service na ito. And I hope and pray na sa susunod na Friday, tayo pong ay magsama-sama magpupuri sa Panginoon. God bless everyone.